Huhulihin at ituturing ng koloro ang mga jeep na hindi pa rin makakasali sa kooperatiba pagsapit ng April 30. Tiniyak naman ng pamahalaan na walang mangyayaring transport crisis kahit mawala ang libo-libong kolorong na jeep. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard De La Peña. Sa kabila ng mga tigil pasada ng ilang transport groups, wala na raw talagang atrasan ang nalalapit na deadline ng consolidation o pagsali ng mga chopper at operator sa kooperatiba pagpatak ng April 30. Simula sa Mayo 1, bawal na talagang bumiyahe ang mga jeepney na hindi nagpa-consolidate. Alam naman natin kung sino na yung may gusto, alam na natin sino yung may ayaw. So I guess that deadline is really the best parang deadline to satisfy everybody. Ayon sa LTFRB, higit 78% na ng lahat ng jeep at UV Express sa buong bansa ang consolidated. Pero marami pa rin lugar ang kakaunti ang nagpa-consolidate. Halimbawa, sa Metro Manila, 52% ng mga jeepney unit ang consolidated na. Pero nasa 47% o higit 23,000 ang hindi consolidated at posibleng mawala sa kalsada. Sa kabila niyan, tiniyak ng DOTR na hindi mangyayari ang pinangangambahang transport crisis. Marami pa rin transport organizations na willing na mag-modernize para matugunan yung mga pangangailangan ng mga pasahero natin. May mga rutang mawawala pagsapit ng Mayo, katulad na lang ng rutang Pasig-Taguig. Dahil hanggang ngayon, ayaw pa rin ng mga operator dito na mag-consolidate o bumuo ng kooperatiba o korporasyon. May masakyan pa rin naman daw mga pasahero dahil sasaluhin ng mga ito ng kalapit na ruta kung saan consolidated ang mga operator. Pagsapit ng Mayo 1, ang mga babiyahing jeepney na hindi consolidated, ituturing ng kolorum. Pag hindi na rin yung kanilang prangkisa, they will be considered kolorum, no? So kasama sila dun sa mga huhulihin natin. Sa bisa ng isang memorandum of agreement na nilagdaan kanina, bumuo ng joint task force ang MMDA, DOTR at DILG para paigtingin ang kampanya kontra kolorum. Sa dami raw ng mga bumabiyahing kolorum, sila raw ang nagpapasikip sa mga pangunahing kalsada. Dehado rin daw ang mga pasahero kung masangkot sa aksidente ang mga kolorum na sasakyan. So dahil wala siyang prangkisa, kung ito ay mababangga, yung nakasakay dito ay talagang hindi ko ito insured, no? Wala akong makukuha dito. Kung matitiketa ng Joint Task Force, nasa 200,000 pesos ang multa sa mga mahuhuling jeep, habang 1 milyong piso naman kung bus. May sasama rin mga pulis sa mga anti-kolorum operation para maiwasan ang mga tumatakas sa driver o mga nambabastos sa mga traffic enforcer. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. Mga kapatid, me and Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.